Let's sing all together, Dwelling in Beulah Land. Amen. Far away, all together, ready, sing with me now. Far away, the noise of strife, upon my ear is falling. Let me know the sins of earth, be set on every hand. Love and fear and things of worth being made to me are calling. Nothing shall move me. Underneath the clouded sky, praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply. Underneath the clouded sky, praise God, I'm feasting at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling. Ito po ay matukoy sa ating Panginoon sa Kristo.
ating konversyon na hindi po matitina. So He is our hope, the Lord Jesus Christ. So awitin natin four stanzas of this song. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not cross the sweetest spring, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. Every heart stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. We saw His token and His blood support me in the whirling flood. And all around my soul is all my hope and strength. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh may I then in Him be found. As in His righteousness alone, oh bless me stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Amen! Amen. Tayo po'y manatiling na ko tayo, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, na kayo Panginoon ang aming pag-asa Panginoon, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay Panginoon, matapos ang buhay namin sa mundong ito, tunay nga po Panginoon that we have that eternal assurance Panginoon. Meron kaming eternal security. At salamat Panginoon sapagkat nakilala namin ang tunay na tagapagligtas at ito Panginoon ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. At ngayong hapong ito Panginoon, kami po ay nagpapatuloy sa kasiyahan Panginoon, sa kagalakan, sapagkat tunay nga pong hinatid po Panginoon hindi lamang ang iglesia ng MIBC Maragondon sa 21st taon, kundi gayon din naman Panginoon ay hinatid mo Panginoon ang ligtas, maluwalhati, na nasa maayos na kalagayan Panginoon ang aming mga guest pastors na bilang Diyos. Salamat sa pag-iingat mo sa lahat sa kanila, maging sa lahat Panginoon ng mga members Panginoon na naririto. At muli Panginoon, aming pinagtatagubilin, pinagkakatiwala sa iyo Panginoon ang lahat Panginoon ang natitira naming activities in this afternoon. Muli sa aming kalagitnaan, malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan at sa buhay ng bawat isa sa amin, lalo tigit, Panginoon, as we listen, Panginoon, to hear your word, your message, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. At ngayon pa lamang amin pong dinudulog at amin lalapit sa iyo ang aming tagapagsalita ngayong hapong ito, Panginoon. Pagpalaan mo siya, Panginoon, patuloy at sampun ng kanyang buong sambahayan. At muli, Panginoon, tinataas ka namin, pinararangalan ka namin, Panginoon, ngayong hapong ito sa aming buhay at sa buhay ng iglesia ang tinayo mo, Panginoon, sa lugar ng Maragondon. Muli, ito po ang aming dalangin ng may pagpapasalamat, pagtitiwala, papuri sa aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, maaari na po tayong maupo. Maraming salamat po. Okay, so before we further proceed, let us call on our beloved pastor para patiin po yung ilan sa mga churches and pastors natin. A special number. Okay, so, sige po. Okay, salamat po ng marami. Makakarinig tayo ng dalawang special number. Mauna yung Cavite City. At pagkatapos ang Tabernacle. And then maririnig natin isa pang group singing. And after that, ay tatayo na yung ating speaker para po magbigay ng mensahe sa ating ngayon. Okay! So, tawagin muna natin. Welcome po, ako na actually sa inyo lahat.
We thank God for 21 years at yung church. Magpapasalamat kami sa Diyos for 21 years. Limang churches na po tayo. Amen! Praise the Lord! Glory to God! Amen! Magpapala ang Diyos at ang Diyos ang nagdadagdag. Purihin ang Panginoon. At may dalawa pa tayong pastor ngayon na itatalaga sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Okay, so welcome po again. Thank you sa lahat ng mga member at mga kaibigan, kapatiran. Salamat sa, ulit, hindi ko matatapos yung pasasalamat ko sa maligalig, hindi maisip family. Thank you po. Palakpakan natin ulit yung ating host and host family. Thank you so much. Okay, pakinggan natin ito. CBC Cavite City. And then after this ay yung Tabernacle. Yung susunod, yung contestant number 2. Para tayo sa camp, ano? Okay. So yan, yeah. Tapos ay after po ng dalawang choir, isang group singing, at ipapakilala ko yung ating speaker na maya, kilala na natin. Okay, so let's listen. CBC Cavite City. Thank you.
have been disconnected. Okay, thank you CBC Cavite City. Yan. So yun po yung kanilang choir. So thank you so much for that special number. Let us now call on TFBC NAIC. So ibig sabihin po ng TFBC NAIC, soon merong TFBC ibang municipality naman. Siyempre. Okay, so sige po, pasok na po tayo. Bluetooth connected. Thank you.
Okay, good job. Very good. Okay. So, ganyan-ganyan kami noon, ano? Nagsisimula. So, active po lahat kung saan dalim ng paso. Sama lahat ng member. Sinabi ko kasi may swimming. Pag may swimming, sama. Okay. Abot ba ako dyan sa likod? Dinig niyo ako dyan? Okay kayo dyan? Okay kayo? Alright. So, pwedeng matulog. Huwag lang maghihilik, ha? Okay, makinig na tayo ng salita ng Diyos. Ang ating team, di ba? Family together, serving for the faith. Gusto nyo ba ng pamilya nyo pagpalain ng Diyos? Okay, how the Lord would bless the family on the earth? Yan po ay ipapangaral sa atin. Pastor, yun ba ang topic mo? Napilita na. meron siya. Kung ano yung leading ng Panginoon sa kanya. At ang ating speaker po ay kilala na natin. Ano? Pagdating sa Jewish mission, pagdating sa saan mang lahangan ng pangaral, pagdating sa to the Jew first, and also to the Gentiles. Okay? At isa po sa ating kaibigan, pastor po ng Das Marinas Bible Baptist Church. Pero bago siya, awit muna yung ating singing group. Yung mga symphony. Okay. Halina kayo, wala na. Connected. Thank you.
Congratulations po sa church, 21 years. At we celebrate the gospel today. We celebrate the gospel. Tuwing anniversary, sineselebrate natin yung kung paano ang Diyos ay nagliligtas sa mga kaluluwa. And of course, congratulations din sa ating i-ordain ngayon. Nais ko lang pong magpakilala. Ako po si Pastor Joe Peter Ricord. Ito po kami sa Dasmariñas. At kasama ko po yung aking may bahay ng Pastor Ricord. And also, we represent the International Board of Jewish Missions, Asia. And to give some report, no, short report lang sa movements natin. We already have mga 6 Filipino missionaries kasi hindi sila maka-deputize, kumbaga, sa pinakamalapit na lugar man nila. But isa sa mga missionaries natin ay naging miyembro ngayon ng Israel Chamber of Commerce. So, nakakapasok. Kumbaga may mga access na siya na kita niyo yung mga Hudyo dito sa Pilipinas. And so, it's a great opportunity na, di ba merong awitin, how can we reach the world? We never touch. Eh, maliit na community nila dito, mga 100 families lang ang member na sinagog dyan sa Makati. And, sabihin natin mga 500 100 families, mga 500 lang sila dito sa Pilipinas. Plus, yung mga tourists, hanggang ngayon pala may tourists, may member kami na nag-work for mga 3 months dyan sa Siargao. And doon hanggang ngayon may mga Hudyo na pumupunta doon. And, so, sumasali sa mga NGO. And so, nasisiran niya rin ng Bible at sabi niya, mahal na siya kung tumanggap siya sa Panginoon, sila sa Panginoon. But these are opportunities. And also, sa Canada, kila Pastor Ricky Orias, pag-pray natin. From Saskatoon, nilipat sila ng Toronto. Si Pastor Alex, nilipat din ng Toronto para mag-establish sila ng church doon. And ultimately, dahil businessman naman niya si Pastor Alex kalinisan, nakita niya na mag-offer sila doon sa mga Hudyo, sa mga Jewish community, kung ano yung kailangan nila. Diba, kailangan nila ng mga nannies. So, kung magkaroon ng opisina doon sa Toronto, so, pwedeng maging access yan sa mga churches natin na mag-work sa mga Jewish families. Kaya, in-encourage natin ang mga churches na i-develop itong love for Jewish people para yung mga kung gustong mag-trabaho doon, kung mag-materialize na itong program nito. Halimbawa, kailangan ng isang pamilya doon ng yaya or nanny. So, kung may available sa mga churches natin, pwedeng ipadala doon. Kumbaga, in-house missionary talaga yun. At ang gandahan nun, missionary na siya doon sa pamilya ng Hudyo, kumikita pa siya, pwede pa siya mag-offering
sa mga churches na pinanggalingan nila. And so yun po, and I hope we congratulations po muli sa bawat isa. And salamat sa mga presence ng mga pastors natin dito, Pastor Fernan Cruz. Napagitnan ako ng dalawang krus eh, kaya kinakabahan ako kanina pa ako kinakabahan kasi dalawang krus yung katabi ko eh. Alright, so tumayo po tayong lahat, and sabi ni Pastor Adona ay mag-share ako about blessing to the family. And ang points ko po ngayon ay dalawang points lang kasi marami tayong gagawin eh. Marami gagawin dito ngayon, so mabilis lang ito. And Genesis chapter 12 verse number 3. Genesis 12 verse number 3. And basahin po natin ito. Genesis chapter 12 verse number 3. And I will speak on the subject Israel and the freedom of the gospel. Israel and the freedom of the gospel. Genesis chapter 12 verse number 3. Sabay-sabay po natin basahin. Read and read. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa hapong ito. We are excited, Panginoon, to see churches celebrating your faithfulness, your goodness, celebrating the gospel, the freedom that we have. Hindi po lahat ng bansa, at marami po mga bansa, ay nag-struggle po sila with the gospel. Bagaman ang ebanghelyo ay naroon, subalit wala po silang kalayaan. Pero kaiba po ng aming bansa, isa po kami sa mga bansa na nag-i-enjoy ng kalayaan ng ebanghelyo. Sapagkat may mga dahilan po ito, Panginoon. And today, Lord, we pray na makita po namin ito. And in one way or another, isa din po itong dahilan upang ang mga pamilya namin ay patuloy po ninyong pagpalaan. Bless us, Lord, today. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. And alright, so I will speak on the subject on freedom, sapagkat yung anniversary ay sa katotohanan ito po ay kapahayagan ng kalayaan ng ebanghelyo. Ano po? So kaya tayo narito kasi nag-celebrate tayo ng kalayaan. And siguro marami dito mga naligtas kayo ngayon, taon ko yung naligtas. And it's actually a picture and a reflection kung paano buhay at malaya ang ebanghelyo po sa ating bansa. So dalawang bagay po ng ating pag-aaralan ngayong hapon. Una, bakit tayo may kalayaan ng ebanghelyo? Pangalawa, anong gagawin natin dito? So meron tayong kalayaan, ano po yung ating gagawin? So, why do we have freedom? So, gusto ko pong pansinin natin at makita po natin ito sa Biblia in Acts chapter 10 verse number 1. Acts chapter 10 verse number 1. Ang sabi po ng Bible dyan, Acts chapter 10 verse number 1. Saan po natin ating mga Biblia. Bakit po kaya tayo may kalayaan ng ebanghelyo? And hindi natin sinasabi na sa North Korea walang ebanghelyo. Meron din gospel sa China, sa North Korea, sa mga Arab countries, pero tawag dyan mga underground churches. May mga simbahan nila, mga underground, ibig sabihin, nakatago po sila, nakakublit po sila. But bakit dito sa atin, we have this freedom? Bakit meron tayong kalayaan? Nasabi ng Biblia dito, and the best picture or the best story na pwede po natin tingnan, pag nakita po natin itong kwentong ito, makikita natin ang napakaraming kwento sa Biblia na magkahuwig dito. From Genesis down to Revelation, itong kwentong ito ay kumbaga very comprehensive siya at lalo pang maging maliwanag yung ibang mga kwento na kahuwig nito. Na dito po, ang karakter po ngayon ay si Cornelius. Sabi ng Biblia, verse number 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called Italian Band. So, alam natin na ang race, ang grupo ng tao ay hinati ng Diyos sa dalawa. The Jews and the Gentiles. Tatlong verses po yan sa Bible. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe it, to the Jew first, and also to the Greek. Romans chapter 2 verse number 9, but tribulation and anguish upon every soul of man that worketh evil, of the Jew first, and also of the Gentile, but glory and honor and peace to everyone that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentiles. So, dalawang grupo ng tao
Pag binasa mo lagi yung Bible, meron lamang dalawang grupo ang tao, the Jews and the Gentile. Ngayon, ito pong si Cornelio, technically, isa po siyang Gentile. Kasi Italiano siya, yung nanay niya Ita, yung tatay niya Ilocano. Kaya Gentile po siya, alright? Now, una po, makita natin dito yung kanyang pagkatao. In verse number 2, a devout man, one that feared God in all his house, which gave much unto the people and prayed to God always. Na si Cornelio, deboto, may takot siya sa Diyos, nagbibigay siya ng malaking pananalapi at lagi siyang nanalangin. But alam natin na itong paggawa ng mabuti, ang pagiging mabuting tao niya, ay hindi garantiya para mapunta siya sa langit. Walang garantiya na dahil mabait siya, nagbibigay siya ng malaking pananalapi sa mga tao, nagpipray siya, ay hindi garantiya na siya'y pupunta sa langit. And ang nangyari dito, dumating yung anghel para sabihin sa kanya na sunduin mo si Pedro sapagkat sasabihin niya sa iyo kung paano ka maligtas. Na hindi siya maliligtas dahil mabuti siyang tao, deboto siya, may takot siya sa Diyos, at ang sabi ng Biblia, nagbibigay ng malaking pananalapi sa mga tao at laging nananahin. And dumating yung anghel para sabihin sa kanya na ipasundo mo si Pedro. Alam niyo, sa setting natin mga Pilipino, kasi mga Katoliko ang ating background, sa setting ng Katoliko, kapag nagpakita si Maria sa puno ng saging, kawawa yung puno ng saging. Hanggang ugat may bertud. No? Doon sa amin sa probinsya, may dumungaw, umagang-maga, sa Negros, pagdungaw niya sa balon, nandun yung mukha ni Maria. Ayun, yung tubig noon, may bertud. Hanggang mga may latak na ininom, hanggang sa na-hospital na sila. And so, kung ngayong hapon, hindi ka paligtas at may nagpakita sa iyong anghel, isa lang po ang tamang mensahe nun. Oh, pasundo mo si Pastor Ray, sasabihin niya siya paano ako maligtas. And itong si Cornelio, mabuti siyang tao, may takot siya sa Diyos, nagbibigay ng malaking pananalapi sa mga tao, pero hindi pa siya ligtas. At ang sabi ng Biblia, pasundo mo si Pedro. So that is his person. Na mayroong isang bagay po na napakahalaga kay Cornelio. Ang sabi ng Biblia, verse number 3, he saw in a vision, evidently, about the ninth hour of the day, an angel of God coming into him, saying, Cornelius, and when he looked on him, he was afraid and said, what is it, Lord? And he said, thy prayers and thy alms are come up for a memorial before God. Now imagine, hindi pa siya ligtas, hindi pa siya pupunta sa langit, wala siyang katiyakan ng kaligtasan, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, na anghel sa kanya, ipasundo mo si Pedro sapagkat ang iyong panalangin at pagtulong ay hindi na makakalimutan ng Diyos. So imagine, hindi pa siya pupunta sa langit, papunta siya sa impyerno, pero kumbaga may certificate na siya sa langit. Kumbaga may plaque na siya sa langit, pero hindi siya papunta doon. Kaya nga sabi ng Biblia in Acts chapter 11 verse 14, sabi doon, sasabihin ni Pedro sa iyo kung paano ka maligtas. Sapagkat ang pagiging mabuti, hindi ko yan makapagliligtas, but there is something dito kay Cornelio na napaka-special sa Diyos, na sabi ng Biblia, nagsugo ang Diyos ng anghel para sabihin sa kanya, ipasundo mo si Pedro, sasabihin niya sa iyo kung paano ka maligtas, kasi meron ka ng plaque sa langit, meron ka ng yung ginawa mo ay hindi na makakalimutan ng Diyos. Ngayong hapong ito, may isang gawain na maaaring hindi kalimutan ng Diyos. Now, dito sa kwentong ito, si Cornelio, hindi siya ligtas, isa siyang Gentile, pero sabi ng Biblia, ang iyong panalangin at pagtulong is come or are come up for a memorial before God. Isang panalangin at pagtulong na hindi na makalimutan ng Diyos. Now, ang tanong, sino ang kanyang tinutulungan? Sino yung kanyang tinutulungan? Sino ang kanyang ipinapanalangin na hindi na makakalimutan ng Diyos? Anong isang bagay na hindi pwedeng kalimutan ng Diyos? In verse number 2, ang sabi ng Biblia, he gave much alms to the people. Nagbibigay siya ng malaking pananalapi sa mga tao. Ang tanong, sino yung mga taong yun? In verse number 22, Acts chapter 10, verse number 22. Una, his person, his prayers and his alms. Pangatlo, his prospect. Sino yung kanyang tinutulungan? In Acts chapter 10, verse number 22, ang sabi ng Biblia, and they said, Cornelius, the centurion, a just man, and one that feareth God,
and of good report among all the nation of the Jews. Ang sabi ng Biblia, si Cornelio ay may magandang report, magandang patutuo among the nation of the Jews. Sino yung binibigyan niya ng much alms in verse number 2? The nation of the Jews. Sino yung sinasabi ng Biblia, yung panalangin at pagtulong ay hindi na makakalimutan ng Diyos? Kanino yun? It pertains, para ito, itong panalangin ito ay para sa bayang pinili ng Diyos. Si Cornelio, nagmahal sa bayang Israel. Siya po ay pinabura ng Diyos at pinadalhan siya ng misyonaryo. Siya po ay naligtas ang po ng kanyang pamilya. And technically, dito po sa pamilya ni Cornelius ay naging pintuan ng Ebanghelyo to the Gentile world. Nagkaroon tayo ng access sa gospel. Nagkaroon tayo ng kalayaan na tanggapin ang Ebanghelyo bilang mga Gentile dahil sa isang lalaki na nagmahal sa mga Hudyo at ang gospel ay napunta sa Gentile at simula dito, ang gospel nakarating sa buong mundo and praise the Lord, nakarating sa pintuan ng ating mga tahanan. And sabi ng Biblia doon sa binasa natin kanina, Genesis 12:3, and I will bless them that bless thee and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Isa pong napakaliit na bansa, but napakatindi ng kanyang contribution. Na-imagine a world without Israel. Na-imagine nyo ba ang isang mundo na walang Israel? Alam nyo ba na kung iboboycott natin ang Israel ngayon, mahigit 300 produkto ang nasa katawan natin ngayon dahil sa mga Hudyo. Kung iboboycott natin ang Israel ngayon, alam nyo kung anong matitira sa katawan natin? Dahon ng saging. Walang matitira sa atin. By technology, by medicine, by agriculture, napakaliit na bansa, but they have the greatest contribution sa buhay natin ngayon. Naalala ko one time, nag-preach ako dun sa Negros, kila Pastor Herodias, and may sakit siya. Ang gawin, buhay pa naman siya. Pero sabi niya, ako'y nagpapasalamat na na-realize ko, dahil pala sa Israel, buhay pa ako hanggang ngayon. Kasi yung mga ininom kong gamot, gawa nila eh. And imagine mga kapatid, yung pangsukat sa mata natin, gawa ng Israel. So malabo ang paningin natin ngayon. O ako, pag wala akong salamin, malabo ng paningin ko. So hindi ko na makita ang kagandahang lalaki, kagandahang babae. Yeah. Hindi na ako makapagbabasa ng maayos. No? Buti na lang may salamin, kaya salamat sa Israel. No? Yung pangsukat sa high blood sa dugo. Oh. Sabi, Pastor, mataas yan ang high blood ko sa dugo. Oh. Yung pang-BP, gawa nila. Yung polio vaccine, hanggang ngayon, wala pa rin vaccine na maayos. At ang sabi nga sa balita, baka Israel makagawa nito. Now, number one sila, they are in the forefront of medicine. Sila gumawa ng penicillin, gamot sa bakungang, ng yung pag alam ng mga dugo natin, yung blood types, yung O, A, A, B, di ba? Yung dugo lang na hindi kayang madiscover ng Israel, yung ano eh, O, A. Yung dugo ng mga Baptist, yung O, A, overactive. Now, the greatest contribution. Imagine, pagpunta mo doon sa Israel, ang disyerto nagbubunga. No? Sila yung nag-imbento ng drip irrigation, ng aquaponics, hydroponics. And so, this will be a very different world kapag wala pong Israel ngayon. But, merong tatlong contribution ng Israel, mga kapatid. Number one is the Bible is made in Israel. As sabi dun sa Genesis 12:3, and I will bless him that bless him, curse him that curse thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Salamat sa technology, salamat sa gamot, salamat sa agriculture, but the greatest contribution ng bansang Israel is the Bible. As sabi ng Biblia in Psalm chapter 147, hindi niya ipinagkatiwala ang salita ng Diyos sa kanino man, but to the nation of Israel. Biro mo, sa bansang Israel, ipinagkatiwala ang aklat na ito. Linggo-linggo, ipinapangaral po ito ng mga pastor natin. At anong ginagawa nito sa buhay natin? Binabago nito ang ating buhay. In thee shall all the families of the earth be blessed. Ang bawat pamilya sa buong mundo ay dapat merong Biblia. Why? In thee, in this book,
ibe-bless ang lahat ng pamilya. Not only we have the word of God, salvation is made in Israel. Ang kaligtasan gawa sa Israel. Isaiah chapter 46 verse number 13, I will place salvation in Zion for Israel. Hindi ito gawa sa Vatican, sapagkat pito'y gawa sa Vatican, hanggang purgatorio lang tayo. Kung gawa ito sa Saudi Arabia, hanggang labas lang tayo ng paraiso. Kung gawa ito sa Punta Santa Ana, hanggang bagong bayan lang kayo. Sa Dasma, bagong bayan. Hanggang doon lang kayo. But salvation is made in Israel. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bansang Israel. Napako siya sa krus, namatay, nilibing-ibing na buhay. Kung paano niya pinangako sa bansang Israel ang walang hanggang pag-ibig, ay pinangako niya sa bawat isa ang walang hanggang buhay. Amen. Salvation is made in Israel. Paano mabless ang lahat ng pamilya sa buong mundo? You must have Bible in your home. Amen. At pagpupunta tayo sa church, meron tayong Biblia. Bubuksan natin ito sa church. Babasahin natin ito sa bahay natin araw-araw. Indeed shall all the families of the earth be blessed. Hindi lamang yun, meron tayong kaligtasan na gawa sa Israel. Kung gawa ito sa Utah, USA, hanggang ano lang tayo? Libingan. Hanggang cementerio lang tayo. But praise the Lord, meron tayong kaligtasan na tiyak. And the church was made in Israel. The first church was composed of Jewish membership. At kung tutuusin, ang church ay lugar ito ng mga Hudyo. Kaya nga kapag may Hudyo na naligtas, hindi dapat sila iniwalay. Wala dapat Messianic congregation sapagkat ang church ay talagang lugar ng mga Hudyo. At tayo po ay nakikisali lang dito ngayon. Amen? It was a Jewish institution. Nilagay tayo ng Panginoon as Gentiles in this. At ang sabi ng Biblia, ipagmamalaki ng Diyos ang pagkakaisa ng mga Hudyo at mga Hintil within the local church, at hindi sila outsider dapat sa church. Kasali po sila dito. And the church was made in Israel. The greatest institution on earth is the church. Alam niyo po yun? Ang church ay nakalupig ng isang imperyo na hindi man na nagtaas ng isang espada. Ganyan kapakapangyarihan ng church. Nung sinakop ng, nung tinalo ng Babylonia ang Assyrian Empire, it was a bloody empire. It was a bloody war. Nung sinakop ng Persian Empire ang Babylonian Empire, it was a bloody war. Hanggang sa Greek Empire, hanggang sa Roman Empire, madugo ang giyera na yon. But all of the sudden, nawala ang Roman Empire. At ang sabi ng kasaysayan, nawala ang Roman Empire sa paglaganap ng Kristyanismo. We have ngayong hapong ito sa mga members ng MIBC, Maragondon at sa lahat ng mga churches dito. Tayo po ay nilagay ng Diyos sa isang institusyon na napakatatag na kahit ang pintuan ng impyerno hindi mananaig at ang talog dyan ay church. Hindi mananaig laban sa COVID. Kahit pugutan pa ng ulo ang mga Christians sa ibang lugar na walang kalayaan ng Ebanghelyo, they are willing to die for Christ at nagpapatuloy ang simbahan even in the harshest moments. Yeah. At sa katunayan, itinayo pong church hindi sa convenient na panahon kundi sa isang mahirap na panahon. That's right. Para patunayan sa atin na merong isang institusyon na itinatag ng Panginoon na kahit gano'ng kahirap, anumang COVID, anumang mikrobyo yan, na pwedeng pumatay sa tao, pero hindi kayang pumatay sa buhay ng simbahan. Amen. Now, si Cornelius, he was blessed. Amen? And the blessing na nakuha niya, mga kapatid, yung salita ng Diyos, nakuha niya ebanghelyo at nakuha niya, naging member siya ng local church. They were incorporated in the local church. And interestingly, marami po mga Gentile na kagaya ni Cornelio sa Bible. Nagmahal sila sa Israel. Si Rahab the harlot, minahal niya yung Israel. Blinis siya ng Panginoon. At ang sabi niya sa dalawang spy, give me a throw token. Iligtas mo yung tatay ko, yung nanay ko, mga kapatid kong babae, mga kapatid kong lalaki. And truly, God has been true to Rahab. Naligtas yung kanyang nanay, kanyang tatay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae. Nandun si Ruth the Moabite, isang Moabite, alam niyo, sabi ng Bible, yung mga Moabite ay pagpagan ng paa. Hindi sila pwedeng pumasok sa tabernakulo, di kaya sa templo. Up to the 10th generation.
Pinitong si Ruth the Moabite, minahal niya ang kanyang biyanang si Naomi at pinagpala siya ng Diyos, isang Gentile, at tinuluyan pa siya ng lahi ng Panginoon. Mga hintil na nagmahal sa Panginoon, the widow of Zarephath. Ang sabi ng Panginoon, marami namang mga widow na nagugutom sa panahon ni Elijah. Pero bakit pumunta siya doon sa babaeng yon? Itong si Elijah, the prophet of Israel, the prophet of God to Israel, pinakain siya ng babae. At itong babaeng ito, for 3.5 years ay hindi nagutom dahil sa pagmamahal niya sa propeta ng bayang Israel. And many more, we have King Cyrus, we have the centurion in Luke chapter 7. Ang sabi doon, itong sinturyo na ito ay nagmahal sa bayang Israel at nagpatayo siya ng sinagoga at ang Panginoon gustong pumunta sa kanyang bahay samantalang ang Panginoon hindi papasok sa bahay ng isang hintil. Pero pupunta siya sa bahay nitong hintil. Pero sabi ng hintil na ito, huwag na po, sabihin niyo lang gagaling ang aking nalilito. Hanggang sa si Cornelius in Acts chapter 10. Mga kapatid, bakit tayo may kalayaan ng Ebanghelyo? Si Cornelio, nagmahal sa ng Hudyo, nagbukas ng kalayaan ng Ebanghelyo sa mga hindi. And I will show you some observations. Observation number one, when England loved Israel, England enjoyed the freedom of the gospel. Noong in England po, sila nagbigay ng Balfour Declaration sa Israel bago pa mag-1948. Nagbigay sila ng Balfour Declaration at daming mga papel na binigay doon. At ang sabi ng Balfour Declaration, pwede nang umuwi ang mga Hudyo na nakakalat sa buong mundo sa Palestine. And may unti-unti na nagpuntahan doon. England became the cradle of modern missionary movement. Noong ang England nagmahal sa Israel, ang England nagpadala ng mga missionary throughout the world. Pero isang pagkakamilan ng England, nung kinampihan nila mga Palestino at hindi sila bumoto for the state of Israel, unti-unti nagsara ng Ebanghelyo sa England. At ang sabi nga nila, pagpupunta ka doon, nakala mo pupunta mo sa England, mga mala-prinsesa, mga mala-hari ang itsura, pero ngayon mga Muslim na ang nasa kalsada. Yung mga churches nila, napupuno din, pero hindi ng mga Inglaterra, kundi mga iba-ibang mga bansa. I met a missionary sa Ireland nung karating ako sa US 2019. Yung missionary sa Ireland, ang sabi niya, hirap na hirap siya mag-soul winning sa Ireland. Mag-street preaching siya sa Ireland, a free country, a malayang bansa. Pero pag nakita siya ng pulis, sasabuhin siya ng pulis. Meron siyang Bible study, tagal niya na sa Ireland, may Bible study siya. Ang mga umating sa kanya, hindi mga taga-Ireland, hindi mga Irish, mga iba-ibang bansa. When England loved Israel, nag-produce ang England ng matitinding mga preachers, we have Spurgeon, we have Robert Machane, nandiyan yung mga great missionaries kagaya nila David Livingstone, nila Hudson Taylor. At nagpadala sila ng great missionaries, but when England turned its back against Israel, nagsara ang Ebanghelyo sa England. Saan napunta ang Ebanghelyo? Sa Amerika. America loved Israel and for a long time, the gospel has its freedom. America became the bastion of Christianity, delivering the gospel and missionaries all around the world. Matindi ang ginawa ng America simply because America loved Israel. Pero ngayon, America po yung tingin na pong tumatalikod sa kanilang responsibilidad sa bansang Israel. At nakakalungkot, during the Trump presidency, natalo siya on his second term. The most pro-Israel president sa kasaysayan, natalo. Nasaan yung blessing ng Panginoon kung ibibless ka pala ng Panginoon pag tumayo ka sa Israel? Bakit natalo si Donald Trump? Sapagkat nakasulat sa Biblia, judgment will begin at the house of the Lord. During the Trump presidency, ang dami mga Baptist sa Amerika na umaattend at nagpo-promote ng anti-Israel conference. Oh, totoo yan. Binigyan ako ng pagkataon ng Panginoon to nakarating ako sa Amerika, nakapag-preach ako sa 10 churches. And all of them, hindi, ito kaparehas na kaparehas ng isa, sinishare ko sa inyo ngayon. Ang sabi ng
Mahal ko yun, mahal ko yung lolo ko na yun. Sabi niya sa akin, pag yan ang mensahe mo, hindi ka makakuha ng support. Oo. Kasi para ayaw ko nang sabihin, hindi, ayaw ko nang support. Nakakahiya naman yun. Di ba? Parang yabang mo naman. Siyempre, sige po, ano po ba ang idadagdag ko niya? Sabi ko, sabi niya, wala problema dyan sa mensahe mo. Pakilala mo na lang kung ano ministry mo doon. Pero sabi niya, hindi ako kung kontra dyan kasi ako nakarating mo sa Amerika 17 times. Sa Israel, 17 times. Pero nakakalungkot, maraming mga churches do not have idea concerning Israel. Kumbaga, ang Israel sa kanila is just a reference. Mga kapatid, Amerika, hindi nila alam na ang bansa nila nagmahal sa Israel and nagkaroon sila ng kalayaan. And imagine, may mga buildings sila na pagkalaki-laki, ang grabe ang pagpapala ng Diyos sa Amerika. No? And they delivered the Bible. Ang bansang Pilipinas nagmahal sa Israel. Dalawang pages ng ating kasaysayan. Nagmahal tayo sa Israel. We are the only country sa buong mundo na nagpadala ng 10,000 visa at nakapagligtas tayo ng 1,200 ng mga Hudyo sa panahon ni Manuel Quezon. And we are the only country in Asia who voted for the state of Israel. Noong December, noong November 29, 1947, ang Pilipinas bumoto for the state of Israel at nagkaroon tayo ng kalayaan. Ang Papua New Guinea, merong kalayaan. Punta kayo doon, paglinggo, mga palingki, sarado. Nagsisimba ang mga tao, bakit? Ang kauna-una na ang Prime Minister ng Papua New Guinea pumintas, pumirma sa isang transcript, ang Diyos ng Israel, the God of Israel is the God of Papua New Guinea. And they enjoy the freedom. Kung makikita niyo po yung North and South Korea, ang sinasabi natin, the dividing line is the demilitarized zone. But the dividing line is their treatment to Israel. South Korea loves Israel, North Korea hates Israel. South Korea, a Christian country, and North Korea, a hermit kingdom. Walang kalayaan. What's the dividing line? Yung pag-ibig nila sa Israel. Sa ating bansa, praise the Lord, meron tayong mga gusali, meron tayong mga facilities, meron tayong mga pastors. Pag-preach natin, may mga certificates pa tayo. Kung bibigyan tayo ng certificates, ilagay dun sa mga walls natin. We can see ito yung aking mga accomplishments, ito yung nagawa ko. Simply because meron tayong bansa na malaya sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero kung kunwari, nasa North Korea ka, alam mo, kung pastor ka sa North Korea, ang plaki mo doon ay libingan. Ang paboritong kanta doon, ang mamatay ng dahil sa iyo. Oh, pero dito malaya tayo. Pero mo yan, napakalaya natin. And we are blessed, mga kapatid. Look at China, look at North Korea, look at Muslim countries. Lahat po sila has one thing in common. They hate Israel. Opo, maganap ko yun ang bansa na galit sa Israel na hindi Muslim, hindi communist. Pero maganap ko yun ang mga bansa na nagmamahal sa Israel. Makakita ka ng mga building ng churches, mga simbahan, soul winning. Why? Nung si Cornelio po ay nagmahal sa Israel, binigyan siya ng kalayaan. And ito, nakatingin tayo sa election. Sinong iboboto natin? Alam niyo po, Panginoon, nakatingin sa mga churches natin. And God, nakasulat pa rin sa Biblia, ang Diyos, siya ang may hawak sa lahat ng paminuno. Amen? Kung sino angkop sa atin, yun ang ibibigay ng Diyos. And just like what happened sa Amerika, yung mga churches nila naging anti-Israel, binigyan sila ng malupit na pangulo. Grabe yung inflation sa Amerika ngayon. Malupit na pangulo. Mamahal nilang Israel. But when churches begins to forget their duty to Israel, si Cornelio nagmahal sa Israel, naging malaya ang Diyos sa kanya, pinagpala siya ng Ebanghelyo, at tayo became recipient of that blessing. Ano pa magagawa lang natin bilang mga Kristiyano? And that's the next question. What are we going to do with this gospel? Anong gagawin natin? Of course, go ye to all the world and preach the gospel to every creature. Meron tayo yung i-ordain. Ordain for what? For the gospel. Para lalo pa nilang makita yung duty, yung bigat,
Yung responsibility, mga kapatid, what are we going to do with the gospel? Suportahan natin. Mag-support tayo sa missionary, mahalin ng pastor, mahalin. Mga kapatid, meron tayong kalayaan sa bansang ito. Amen. Huwag natin gawin yung ating kalayaan sa pananalapi, sa bisyo. Ay, malaya ako dito sa bansa namin. Yung kalayaan mo sa pananalapi, gawin mong kalayaan sa paglilingkod sa Diyos. That's right. Yung kalayaan mo sa maraming bagay, gawin natin sa paglilingkod sa Diyos. Anong gagawin natin? Yes, we have freedom. Praise the Lord, 21 years na kayo, kung hindi pa darating yung Panginoon. Ang aming dalangin mga pastor, mag 22 years pa. Kung hindi pa darating yung Panginoon, mag 23 years pa. At bakit tayo naniniwala doon? Sapagkat we are in the greatest institution on earth, the church. Na kung magtatapat lamang tayo, mananatiling matatag ang gawain ng Panginoon. Sir. Pero ang bagay that I will end this afternoon, una, sa mga pamilya natin, consider niyo po na mahalin ang bayang isa. Indeed shall all the families of the earth be blessed. Ito lang yung sinasabi sa mga may mga nagpapa-counsel sa akin. Sabi ko, bata po po ako para mag-counsel sa inyo. Lalaki na po ng mga anak nyo para ako mag-counsel sa inyo. Pero meron po akong pwedeng sabihin sa Bible. Ito po, sabi ng Bible, Genesis 12:3, and I will bless him that bless thee and curse him that curse thee, and indeed shall all the families of the earth be blessed. Gusto nyo po i-bless ang pamilya nyo? Mahalin yung bansang Israel. Oh, pagpunta kayo sa church, maglagay kayo sa kaligtasan ng mga Hudyo. And this is our personal experience, mga kapatid, na napatunayan ko na ang Diyos ay mabuti. No? And naalala ko one time yung misis ko, yung panganay namin babae, kapapanganak pala ng misis ko, wala nang, alam mo, pag Sunday, no? Pagdating ng Sunday, bayarin ka agad. Lunes pa lang. Natira sa amin isang perasong noodles. And siyempre, bago mag-asawa, sabi ko sa Panginoon, Lord, okay lang sa akin, gutumin niyo kami. Walang problema sa akin. Pero pag nalaman to ng biyanan ko, lago talaga ako dito, baka bawiin itong misis ko. Pero may kumatok sa pinto ng bahay namin, may sulat galing sa Amerika. E wala naman ako kilala Amerikano. Tapos pagbukas ko, may sobre, $40 sa kalagay. At nakalagay sa sulat. Alam ko, bawal maglagay ng English yun, pero Tinagalog ko nila. Alam ko, bawal maglagay ng pera sa sobre. Pero kung makarating ito sa iyo, ibig sabihin, kailangan mo. And it was, napatunayan ko, ang Diyos hindi magpapabaya. Hindi siya magpapabaya. And we struggled in many cases sa ministry. At nung tumating ito ang Jewish mission sa buhay namin, dumating sa punto, sabi ng misis ko, pag hindi ka na magturo sa Jewish mission, hiwalayan na kita. Kasi mahirap ang buhay. Pupo. Mahirap. And there is a difference, mga kapatid, if our family learns to love the Jewish people. At nagpapasalamat tayo sa mga churches na nandito who has been a part of this missions program. Dami na mga churches tayo dito na Pastor Fernand Cruz and some churches here, Pastor Adona, has been a part of this missions program. And natutuwa po tayo doon for this partnership. And muna po, mahalin natin ang bayang Israel. Ipanalangin po natin sila, suportahan natin ang mga manggagawa. And that's the only way we can bless the nation of Israel. Kapag mga Hudyo na dumaan sa bahay nyo, hindi natin alam, pag merindahin nyo, makahingin nyo. At blessing po yan sa atin. And they will be a blessing sa atin. Nakasulat po yan sa Biblia. The blessing that we have today, the freedom of the gospel, ay dahil merong isang Gentile na nagmahal sa bayang sa bansang Israel. And if churches like us magmamahal sa bayang Israel, patuloy na magbubukas ang Diyos ng kalayaan. And if we have freedom, marami po tayong magagawa. Pag wala tayong kalayaan, wala po tayong magagawa. Kumaya po tayong lahat, ito yung manalangin. Kailangan ka, salamat po for this opportunity and privilege, Lord, to be to share your word. Pagpulayan niyo po, Panginoon. Salamat po sa church nito, sa anniversary, and thank you, Lord, for your goodness sa kanilang buhay for 21 years. We pray, Lord, na patuloy po namin tatamasahin at ma-enjoy, Panginoon, ang kalayaan na meron kami by being faithful, and patuloy po namin i-appreciate yung freedom
ng gospel na meron po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Are you blessed? Na-bless tayo? Amen. Gusto nating pagpalain ng Diyos ang ating pamilya. Narinig natin ang sikreto. Amen po. So pupunta na tayo sa ating ordination service. Tawagin ko yung ating dalawang candidates. Kasama ng kanilang mga may bahay. Dito po. Alright. So, natawagin ko si Pastor Sunny para basahin ang ating recommendation has been disconnected. At saka itong certificate, Pastor Sunny. Ang recommendation ng mga pastor. Hello. Ganda nga po sa inyo lahat. Ayong hapon po. Certificate of ordination. We, the undersigned, hereby certify that upon the recommendation and the request of the members of Tabernacle of Faith Baptist Church Mission, Phase 5, Ciudad Nuevo, Naic, Cavite, which had full and sufficient opportunity for judging his gifts and after satisfactory examination by us in regard to his Christian the ministry in view of the Bible doctrine, calling Reverend Reynaldo N. Renguard Jr., was solemnly and publicly set apart and ordained to the work of the gospel ministry by the authority and order of the ordaining council of Maranatha International Baptist Church of Marikindon, Marikindon, Cavite. On this 21st day of November 2021, the Ordaining Council, Reverend Dr. Ramiro Adona, Reverend Dr. Fernand Cruz, Dios Curry, Reverend Sunny Cruz, Reverend Salvador Paredes, Dr. Darrell Miller, Reverend Adan E. Rosales, Reverend Joe Peter Sinicor, Reverend Noel Vitana, Reverend Cornelio Tatur, and Reverend Rolando J. Lidito Jr. Another certificate of ordination. We, the undersigned, hereby certify that upon the recommendation and request of the members of Maranatha International Baptist Church of Marikindon, which had full and sufficient opportunity for judging his gifts and after satisfactory examination by us in regarding to his Christian experience, called to the ministry and views of the Bible doctrine, calling Reverend Marvin P. Marquez, who solemnly and publicly set apart and ordained to the work of the gospel ministry by authority and order by the ordaining council of Maranatha International Baptist Church of Marikindon, again signed by Reverend Dr. Ramiro Adona, Reverend Dr. Fernand Cruz, again yours truly, Reverend Sonito Cruz, Reverend Salvador Paredes, Dr. Darren Miller, Reverend Antal Palisales, Reverend Joe Peter Nicor, Reverend Noel W. Litana, Reverend Cornelio Tatur, and Reverend Rolling Yolindo Jr.
Salamat po. Ano, Pastor? Approve ba sila? Pasado po ba? Pasado. Pakialis nga po ito. Kuya Pab, at tawagin natin ang mga pastor. Nangyari? Wala silang buwan. Pakituan na po yung unang doon sa sasakyan. Kapuha ng job, ako ang unang doon. At luluhod sila at tatawagin natin yung mga pastor na ipanalangin. Ano nangyari? Hello. Meron. Wala nang mind po. Ayaw yata. Oh, para tayo ay taksi. Dito kayo. Lulubad kayo dito, harap sa kanila. Yeah. Asami. Hindi. Meron tayong luhuran dyan, may unang doon sa... Okay, yung misis, naka kayo. Masaray dito. At natawagin natin yung mga pastor, isama si Pastor Lino. Pera niya, pera. Ano nangyari? Uy, parang kinasal yun eh. Layo dyan. Layo niya konti para di mag-tinas. Okay? So, sila po ay papatungan ng ating mga kamay. Itatalaga natin sila. Ayan. Tapos hihilingan natin si Pastor Fernan. Mag-pray. Isa pang pastor, Pastor Adam, na manalangin para sa kanila. Tayo po yung manalangin. Pwede lahat po tayo nakatayo para makawin po nais makisama sa ating pananalangin. Sa dalawang gagawa ng Panginoon, ngayon ay ating itatalaga, ating i-ordain into gospel ministry. Diyos aming Ama, makapangyarihan sa lahat, kayo ang tumatawag. Salamat sa pagtawag ninyo sa aming mga kamanggagawang ito. Patuloy niyong ipaalala sa amin ang sinabi ninyo sa inyong banal na kasulatan. Sa Romans 11:29, that your gifts and your calling are without repentance. Hindi nagbabago ang panawagan ninyo. At kayo na tumawag sa kanila, kayo rin ang Diyos na alam namin sasama at tutulong sa kanila. Sa lahat ng mga gawain dapat nilang gawin at tapusin na walang panghihimagod. Nakatulad na sinabi ni Pablo, apostol sa mga taga-Galatian, sinabi niya, let us not be worried in well-doing. Sapagkat kung hindi kami titigil, ay meron gantimpala. Panginoong Diyos, sama namin sa langit, sa inyong mga kamay, pinagtatagubili namin ang buhay ng dalawang kamanggagawa namin ito. Ang personal na buhay nila ay sasamahan ninyo. Ang kapangyarihan ninyo ang sasama sa kanila sa lahat ng sandali. Sa bawat sandali na sila ay gaganap ng tungkulin, kayo po ang sumama. Sa bawat sandali na sila ay mag-isa na lamang, na wala nang nakakakita kundi kayo na lang, samahan niyo po. Samahan niyo ang pamilya, ang
kanilang asawa, kanilang mga anak, o Diyos naman namin sa langit, alam namin katulad ng sinabi ng propeta na sila at ang kanyang buong sambahayan ay maglilingkod sa inyo. Sa inyo mga kamay, itinatagubili namin, ikinukumit namin ang buhay ng aming mga magagawang ito. Tanggapin niyo ang aming pananangin. Tugunin niyo ang aming daing at kilig para sa kanila. Sapagkat ito po ay aming hinihingi sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dakilang Diyos ng mga Panginoon sa lahat. Maraming maraming salamat po sa katugunan ng dalawang ito, Brother Ray. Pasal mga binubahan, nausalan sila ay tumugon sa iyong pananawagan. Pero Panginoong Diyos, tulad ng pananahin, pasal ka ng mga at samahan ni Pusa, sapagat hindi po madasin kanila, papasukin na lang. Marami pong sumubo. Pero hindi ko nagpatuloy. Pero ngayon sa kapangyarihan ng Banal Espiritu Santo, O Diyos, sila po inyong lapatanong, God. Whatever the case might be, through thick and thin, O God, be with them. Sa lahat ng Diyos na kanilang dadaanan, maging matibay, maging matatag sila sa kanilang palataya sa inyong Panginoon Diyos, na kanilang laging alahanin, Panginoon, ang inyong pananawagan at ang yaman ng iyong biyaya ay sumata nila, Panginoon, at tunay nga pag-ihagapay nila ang kanilang mga malbahan sa buhay, ang kanilang mga ang mga anak, Panginoon Diyos, sa susuporta, maging ang kanilang mga kapon na kanilang inalagaan ng Diyos, na nangin po, Diyos, pagbigyan sila ng kapangyarihan na hanggang sa ikaw ay babalik, sila'y manatiling matibay at sila pa'y magiging pagpapanak sa inyo. At marami pong kaluluwang maliling at marami pong kaluluwang magiging matibay sa kananapala, magiging tagapusuporta ng gawain, magiging gawain ng mga Hudyo. Thank you so much, my dear Father. Sinyong sinabay. Ang ordination nito at yung ganun din, Panginoon Diyos, sa 21st Church Anniversary and the message that God that we have today. Thank you so much, O God, for this wonderful day. Bless these two guys, O God. I pray, O God, that they will be a blessing to many people. Amen. And all the churches. In Christ's name I pray. Amen. Amen. And amen. Amen. Praise the Lord. Okay, mag-picture muna tayo, mga pastor. Tayo na kayo. Ayan, mga tayo. Okay, so, ayan. Sagit na lang tayo. Thank you. Mag-picture muna. Congratulations. Anyway. Praise the Lord. Okay, so ayan, pakikinggan natin saglit, maikli, si Pastor Fernan Cruz. Magbigay lang ng church. Upo muna tayo, tapos ay Pastor Fernan to give a short charge. Kasama na ang to the pastor and to the church. Thank you, Pastor Ramit. Muna po kayo saglit lang po, I promise you, dahil maikli lang po, tapos na po tayo. Hello. Hi. Hi. Hello. Isang kagalakan sa aking makasama sa ordaining council ngayong hapon. Thank you, Pastor Adona. At hindi dahil sa ako'y matanda na. Sabi ng isang kausap ko kanina umaga pagkatapos ko mag-preach, sabi niya, Pastor, hindi po halata sa mukha niyo yung edad. Kaya lang, nung bumababa ako sa hagdan, nangungunyapit ako, pero halatang halata ako sa lakad. Kaya, nahalata sa lakad medyo mahirap na. So, hindi, medyo may shortage na rin ang memory. So, dami lang iniisip eh. At nabanggit ni Pastor Adon, kasali pala ako sa ordaining council nung in-ordain namin siya. Tama ba yun? Ganun na ba katanda?
pakituluan mo ako mamaya. Kung konti lang, sino pa kasama ko? Sino kasama mo in-ordain? Meron ba mag-isa ka lang na? At dalawa kayo, Pastor Sandy, oh, ganun po ako katanda sa isip, sa mukha hindi. Kaya, anyway, ano ba ang church sa members para sa pastor? Ang church ko sa dalawang pastor, Romans 11:29, for the gifts and calling of God are without repentance. Sa Tagalog yan, ang pagtawag at kaloob ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa panahon ng tagumpay, huwag magbabago. Sa panahon ng kasaganaan, hindi mababago ang panawagan. Sa panahon ng kahirapan, hindi mababago. May support, walang support, keep going on sa trabaho ng Panginoon. At siyempre, plus factor yon na materially blessed. Plus factor. Ang masarap kasi, madaling magministeryo talaga kapag ka, alam mo, may pagkain ng mga anak mo, alam mo, may pambayad kayo ng renta, alam mo, may... mas masarap. Pero kung dumadaan kayo, sa panahong nandun ka sa Bible study, hindi mo alam kung may ulam at may pagkain, mahirap talaga. Pero don't give up. Don't give up. Sa mga members naman, dalawa lang po ang aking church. Actually, hindi galing sa akin ito. Galing to kay apostol na si Pablo. Mabilis na mabilis lang. Alam niyo, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11, ang Diyos ang naglalagay ng pastor. Hindi kami, hindi tao. At sabi sa wikang English, and God gave some prophets, evangelists, and pastor teachers. Yung end doon. Kasi pagka kayo'y kapampangan, yung may age, nawawala yung age. Pag wala namang age, nilalagay yung age. Kaya pag binasa yan ng kapampangan, and the Lord gave handsome pastors and teachers. So, ang Diyos ang naglagay. So, kung ang Diyos ang nagbigay, i-apply mo yung sabi ni Haggai, touch not God's anointed. Hindi mo siya pwedeng salingin kasi ang Diyos na God nagbigay niya. Or else, itatouch mo yung apple of God's eye. With that, magandang batas yan eh. Ginawa kong golden rule yan nung hindi na kami manalo sa basketball. Ginawa kong rule yan. Touch not God's anointed. Kaya pag kung kayo wala lalapit. Pag kayo ako wala magta-touch. Well, magaling na sa basketball. But what I'm trying to say is this. Sabi ng Hebrews 13:7, sabi ng Bible, and remember them which have the rule over you. Ayan, nababasa niyo, di ba? Okay. Wala na doon? Wala, di na pwede labas doon yan. Wala, tinanggal na. Uwi na tayo. Okay. Remember them who have the rule over you. Ibig sabihin, yung namiminulo sa inyo. Sila yung pastor nyo. Sila yung nananalangin para sa inyo. Sila yung nangangalaga ng kaluluwa nyo. Sila yung bumibisita sa inyo. Sila yung pagmalungkot ka, paliligayahin ganyan. Pagka maligaya ka, palulungkutin ka naman. Sila ang nilagay ng Diyos. Ang utos, remember them. Alalahanin nyo, huwag nyo sila kalilimutan. Ano mga aalalahanin nyo sa pastor nyo? Yan ang problema, alalahan, hindi alam. But don't forget, your remembering is good, but they need more than that. Nakakalungkot, 10 taon niya ng pastor, hindi niya alam ang birthday? Grabe, alam niya yung birthday niya. Alam niya yung birthday ng pastor niya? Pag-aakalan pa rin nila, remember that we have the rule over you. Pagdapos sa verse 17, ito na yung pangalawa na charge ni Pablo sa mga pastor niyo, sabi niya, obey them. Ano yung ulan sa verse 7? Remember. Tapos sa verse 17, obey them. Ibig sabihin, submit to them. Do not fight. Remember? Obey. Ano resulta niyan? Magkikreate tayo ng impressive
attractive ministry. Amen. At saka simbahan na nandun ang presensya ng Panginoon. So that's my church. God bless you, mga kapatid. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Pwede ispakisip na konti yung ilaw. Yeah, let's go. Anong oras na ba? Swimming na ba kayo? ayaw nyo mag-swimming. Mga bata. Okay, meron pa si... bago tayo magtapos, gusto namin ibigay itong certificate of appreciation kay Reverend Pastor Joe Peter Nicor. Amen. Sa ating anniversary of Peter. At saka meron pang meron pang pang-jollibee. Yeah. Isa kay misis ko. Thank you. Salamat po na marami. At meron pang isa kay Pastor Darin. Meron siyang charge. Maririnig ba yan? Okay. Pakinggan lang natin sige. Tapos mag-conclude. Mag-aawit na tayo ng isa. Closing na. Tapos kain na ulit. Amen. Salamat sa ating mga members at mga naghanda ng lahat. From Pastor Darryl Miller, our very good friend from McAllen, Texas. Okay, sige. Thank you so much, Pastor Darryl. Palakpakan natin, Pastor Darryl. You can watch this on YouTube. And ito i-upload. This will be uploaded sa YouTube. At mapanood natin yan. Again, thank you, Pastor Darryl. Again, this you would like to recognize Pastor Philip Yamson. Galing pa ng Laguna. One of Pastor's very good friends. Okay, awit tayo. Kuya Mark. Great is thy faithfulness. Okay, tapos may time pa. Gusto niyo mag-sino pa? Okay pa. Okay po. Pastor, wala nang oras. Tapos na kaya pa. Oh, amen. Great is the faithfulness. Tayo tayong lahat. Amen. At habang, nawinin namin pa. Preacher, Aaron, up natin. Tapos closing song, closing prayer. Thank you.
po manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa lahat po, Panginoon, ang iyong kabutihan, purihin ka, dakilang Diyos, at aming Panginoon, itinataas sa iyo at inaalay ang buong puso namin, Panginoon, na pasasalamat. Salamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan, Panginoon, at katapatan sa buhay na bawat sa aming Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, sa oras na ito, patuloy, Panginoon, na kayo po ang mahayag, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat po ng mga pastors na narito, at patuloy din naman, Panginoon, kami ay nananawagan, Panginoon, at nananalangin na patuloy mo sila, Panginoon, mightily na gamitin, Panginoon, sa lahat ng mga gawain, Panginoon. Maging dakilang Diyos sa aming buhay, Panginoon, Pastor Ray, at ako, Panginoon, alam namin dakilang Diyos may mahaba pa ang aming lalakbayin sa Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, kagaya po, Panginoon, ang panalangin ng aming mga butihing pastor na nito. Dalangin namin, O Diyos, sa bawat isang narito, Panginoon, sa bawat family, thank you, Lord, sa lahat, Panginoon, na mga nagpagal, Panginoon, lahat na nagtulong-tulong, Panginoon, at nagsagawa, dakilang Diyos, ng preparasyon sa gawain ito, Panginoon. Tunay nga, dakilang Diyos, kayo po ang nagbibigay ng katagumpayan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala. Samahan mo po kami, Panginoon, dakilang Diyos, sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, at ingatan ang bawat sa amin. At tagalay nawa namin, O Diyos, ang dakila mo, Panginoon, basbas, Panginoon, ang iyong Panginoong pag-iingat, Panginoon, at proteksyon sa bawat sa amin. Patuloy, dakilang Diyos, ang aming inihingi, Panginoon, na ibuhos mo po ang mapagpala mo, Panginoong biyaya, sa bawat sa amin, Panginoon. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you all. Pwede po kumain ulit. Yeah, salamat po. Praise God. Praise God.